Good morning! Good morning! Good morning! Ay, grabe. Na-overwhelm ako dun ha. Hindi ko alam na babatiin pala ako. So, unang-una po, gusto ko magpasalamat sa mga tao na nagsipag-attend ngayon dito sa ating event. And of course, gusto ko pasalamatan yung ating Panginoon. So, ngayong gabi po, gabi na po ba? Malapit na, no? Magkukwento lang po ako sa inyo. Yung kung paano ako na-involve dito sa ganitong klase ng business. So, hindi po kami ipinanganak na mayaman. Well, by the way, bago ko mag-proceed, no? Ano po ba ang dahilan bakit nandito kayo ngayon? Anong reason? Health and wealth. So I do believe, lahat po ng tao nandito ngayong gabi, dalawang bagay ang pinaka-main reason. Una, gustong humaba ang buhay. Pangalawa, gustong magbago ang buhay. So lahat po ba tayo doon nabibilang sa dalawang dahilan na yun? So tulad po na sinabi ng wife ko, no? At saka nung aking kaibigan na host, Bias, no? Siyempre, pabulahat sa akin. Hindi po ako pinanganak na mayaman. So baka iniisip nyo, kaya namin na-reach yung rank na meron kami ngayon dahil mayaman kami, no? Hindi po ganun. Ang parents ko po, no read, no write. Hindi po nakatapos ng pag-aaral ni grade 1. Ang mother ko, grade 6. So, I came from a very poor family. Lumaki po ako sa farm sa Nueva Ecija. Sometimes, no, naglalakad po kami. And during my elementary and high school, talagang nararanasan po namin na pumapasok na walang baon. No? And after ko po gumraduate ng high school, at before pala ako mag-college, no, working student din po ako. Yung tuwing vacation po sa province, pumunta ako dito sa Balintawak Market. Alam niyo po ba yung Balintawak Market? Along EDSA. Nagtitinda po ako dyan ng kamatis. Tumpok-tumpok. No? Nagtitinda ako ng asin na hinuhuli, hinahabol kami ng mga pulis. So, bata pa ako, pangarap ko na pong tulungan yung family ko. Kaya lang, nung panahon na yon, hindi ko alam kung paano. So, pagka-graduate ko po ng high school, nag-college po ako dito sa Metro Manila. So, yung parents ko, since wala naman silang matibay na trabaho, yung father ko po kasi ay jeepney driver, pag walang work doon sa Nueva Ecija, walang taniman ng palay, no? Yung father ko, driver siya. Then yung mother ko, is a factory worker. Dahil sa hirap ng buhay namin, ako lang po ang nakatapos ng pag-aaral. By the way, guys, both side ng family ko, no? Halos wala talagang nakapag-aral. Both side, lolo at lola, both side ng parents ko. So, napakahirap po ng panahon na yun. Then, nag-strive po ako, no? Medyo mahirap kasi I was a working student at the time. Naging tricycle driver po ako, jeepney driver, factory worker, at security guard. So, yun po yung buhay ko. So after graduation po, no, nag-volunteer po ako sa military units. I belong to Scout Ranger Unit. At doon po ako na-assign sa pinaka-peaceful na area ng Basilan, Cotabato at Hulo. Very peaceful po doon. Peace-loving po yung mga tao doon. Kaya lang, habang tumatagal po ako sa serbisyo, no, modesty aside, maganda naman po yung karir ko. Hindi po sa pagbubuhat ng bangko. No? Sabi nga nila, mga nakakausap ko sa networking, kung ano yung dahilan nila, kung bakit nila ito ginagawa, gusto nilang baguhin ang buhay ng pamilya nila at gusto nilang makapag-servisyo. Alam niyo po ba, for the information of everybody, maaaring hindi niyo pang kalala ko totally kilala. Sa sobrang pagmamahal ko sa bansa natin, no, sa bayan natin, nung panahon na magulong-magulong sa Basilan, nag-volunteer po ako doon. At kahit sa area po na magulo, doon po ako palagi nagbo-volunteer. And would you believe na every time po talaga na mag-ooperate kami, naririnig lahat ng mga tropa ko, ang pinanalangin ko sa Panginoon, Lord, sana ma-encounter po kami.
Nagtataka yung mga commander ko, bakit pinapanalangin ko may encounter kami? Sabi ko sa kanya, "Sir, kaya tayo nagsundalo para gawin ang tungkulin natin laban sa mga masasamang tao." So, because of my faith, no, na may purpose akong ginagawa, na itinaya ko na ang buhay ko, inilagay ko na yung buhay ko sa Panginoon, no, handa na po akong mamatay anytime. Alam niyo po ba, dahil sa faith ko na hindi niya ako pababayaan, no, true enough po, kahit isang tao, hindi po ako namatayan. I was ambushed twice. I was wounded twice. Na-adjudge po kami best company twice. And I am the only scout ranger unit na bumalik from Mindanao to Luzon. Never po ako namatayan, not even a single personnel. And to think na napakarami po naming encounter na dinaanan. So, masaya po ako as an officer na natutupad ko po yung aking ambisyon, ang aking pangarap na makapagserbisyo sa maraming tao. Pero, ano ang naging dahilan, paano ako napunta sa industriya na kung saan ay kinamumuhian ko at pinandidirihan? Bakit? Noong mga panahon po na yon, maraming tao ang nag-try na ako po ay imbitahin sa ganitong klase ng business, yung tinatawag na networking. Hindi pa ho sila nagsasalita, binabara ko na sila. Tinatalikuran, iniiwanan. So, maaaring iba sa inyo rito, kinaladkad, pinangakuan, ng kung ano-ano, para lamang ma-explain kung ano yung business. Pero ako po, ako yung tao na ugod ng negative. Pero one time, nung ako po ay nagbakasyon sa Manila, purposely sa isang misyon na kung saan may kinalaman ang buhay ng aking pamilya. When I was assigned in Mindanao, nakareceive po ako ng tawag sa magulang ko. Na nang time na yon, umiiyak ang nanay ko. Ang sabi ng nanay ko, "Anak, anim na ang pinatay ng mga NPA sa farm natin. Pag hindi daw kami umalis ng tatay mo rito, kami na ang susunod na patayin." Ang sabi ko sa mother ko noon, "Nay, gusto ko pong umuwi, pero wala po akong magagawa kasi tuloy-tuloy po ang operation namin dito sa Mindanao." Ang sabi ng mother ko, "Anak, buto pa yung ibang tao na tutulungan mo. Bakit kami hindi?" Alam niyo po, nung time na yon, nalaglag po yung luha ko. Na-realize ko, I am giving 100% of my time doing service to the people and yet I cannot afford to give a better service to my family. So, nung time po na yon, hindi po talaga ako makatulog. Para akong binuhusan ng mainit na tubig. So, what I did the following day, tinawagan ko po yung boss ko, si General Danilo Lim, ang regiment commander ng 1st Scout Ranger Regiment. Sabi ko sa kanya, "Sir, sa ayaw niyo at sa gusto, magpapaalam ako, uuwi ako, may problema ang pamilya ko. Without proper authority or approval from my superior officer, umuwi ako ng Manila, nagbitbit ng tropa, hinanting ko po ang mga NPA sa tri-boundary ng Nueva Ecija, Tarlac, and Pampanga kasi doon po located yung farm namin. But sad to say, for more than 1 month na hinahanap ko sila, dahil di ko sila kilala, hindi ko po sila makita. So, masakit man sa kalooban ko, kinausap ko yung parents ko. Tay, alam kong mahal na mahal nyo yung farm na yan. Pero kung iyan ang magiging mitsa ng buhay mo, bitawan mo yung farm na yan. Alam niyo kung gaano kalaki yung farm na developed ng father ko na dineclare ng government na idle land kasi walang mga titulo yon. Dahil dineclare ng gobyerno na linisin nila yung area na yon. Nung nalinis na nila, na-develop ng ilang taon, 30 hectares, binitawan ng father ko. Yung father ko na low moral, na lungkot, nang hina. So at that time, na-divide ng attention ko kung ano ang pipiliin ko. My career ba o yung buhay ng pamilya ko? At that time, single po ako, wala akong pamilya. Ang priority ko noon yung sila. So, nanomoral po ako noon, gusto kong magserbisyo, pero kailangan ko rin tulungan yung family ko. So, one time, a day before, nababalik na ako ng Basilan, there was a lady who called me, and nakikipag-meet siya sa akin sa Green Hills. I thought, siya yung kaibigan ko na na-meet ko sa Sambuanga. Kasi kapangalan, kaboses. But nung nag-meet kami, hindi pala. So ang nangyari po,
nakidnap po ako sa isang networking company. Sino mga nakidnap dito? Taas ang kamay. No? So, pagdating ko doon, napakaraming tao. No? Nagsisigawan, naghihiyawan, nagpapalakpakan. Sabi ko sa sarili ko, ano to, kulto? Ang ginawa nitong babaeng to, inupo po ako din sa harap, na tipong sa dami ng tao, pag nasa harap ka, hindi ka na makakalis. Sobrang saya ng crowd, ako lang po parang tarsier. Ako lang po yung walang reaction. No? So habang nagpipresenta yung speaker doon, na in-explain yung concept ng MLM, na kung saan pwede kang dumami, pwede kang mag-leverage, pwede kang makatulong sa maraming tao, hinahanapan ko po siya ng butas. Ganun po ako ka-negative. Ang purpose ko na lang nun, para i-discourage yung tao na nag-invite sa akin na kalokohan yan. So, nung natapos po yung presentation, wala po akong balak mag-join. Pero may isang tao nag-share sa harap na parang ako ang kinakausap. Ang sabi niya, "Sir, ma'am, pag ginawa niyo po yung ginagawa namin, marami po kayong matutulungan at maseserbisyuhan higit sa lahat yung pamilya mo. At kung naintindihan niyo yung ipiniliwanag niyo sa amin, believe me, hindi kayo makakatulog. True enough, pag uwi ko ng bahay, kahit anong baligtad ko, hindi po talaga ako makatulog. Dahil nakita ko yung isang bagay na pag ginawa ko to, marami akong matutulungan higit sa lahat yung pamilya ko. Then I decided to join sa company po na yon. The following day, bumalik na po ako ng Mindanao. And because of my conviction, because of my desire to help my family, no? Saka gustuhan ko pong tulungan sila. Without proper training, imagine, once lang po ako nag-attend, hindi ko nga po naintindihan kung ano yung produkto eh. Ang naintindihan ko lang, makukuha ko yung pangarap ko. Dahil po sa taas na excitement level ko po na yan, no? Imagine, dati po napakasungit ko sa tropa ko. Pagdating ko doon sa tropa ko, kinakausap po sila at pinag-uusapan namin pangarap. Nagtataka yung mga tropa ko, dati, every time, na pag nag-ooperate po kami, wala pong pahingahan, dire-diretsong lakad po yan, hanggang di namin ma-reach objective, doon lang po kami magpapahinga. But every after 1 hour, nagre-rest po kami ng 15 minutes. Nakapaikot yung tropa ko sa paligid, nasa gitna ko, bubuksan ko yung papasahin ko yung brochure. Pinag-aaralan ko yung kumpanya at saka yung produkto. Ganun po ako kabaliw sa pangarap ko para sa family ko. Ang sabi ng nag-invite sa akin, huwag ka muna mag-invite. Di mo pa kaya mag-explain. Aralin mo muna. Paano kung aaralin? Nasa Mindanao na ako. So ginawa ko po lahat ng kinausap ko ng mga tropa ko, good news, kahit isa po walang sumali. Then, yung excitement level ko po, lalo ako na-challenge. Ang pagkatao ko po kasi, pag ako chinalin at nakita kong tama yung gagawin ko, I will prove them wrong and I will prove you wrong. Ganun yung pagkatao ko. So, every night, meron kaming military line doon. Pag tulog na yung brigade commander, si General Santos, ginagamit ko yung 911 telephone doon, connected na sa landline, diretso dito sa Manila. Dahil sa taas po ng excitement level ko, believe me, lahat ng mga ini-invite ko, karamihan, napapasali ko at napapa-attend ko ng seminar. At nag-manager po ako sa isang kumpanya na yon, 6 months without even seeing the office. Nakatured po yon yung pag-network ko. When I was transferred sa Abubakar, kami po yung lumusob sa Camp Abubakar at the time. Walang telecommunication, walang signal, walang telepono, wala lahat. So, hindi ko na ma-motivate yung mga tao ko noon, kaya biglang natigil yung pag-network ko. But then again, when I was assigned in Manila, nagkaroon po ulit ako ng chance na makapag-network sa ibang kumpanya. And the rest po is history. Consistent number one po ako, lahat ng company na pinasok ko. Never po ako nag-number two. And to think na ginagawa ko po yung part-time, hindi full-time. Alam niyo kung bakit? Sino mga part-timer dito? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Alam niyo magandang storyline, pag ikaw part-timer ka, no? Mas paniniwalaan ka ng tao. Why? In your job, you are working for a living. In Kayani, you can do it part-time, making a fortune. Diba? So yun yung storyline ko noon, sa ibang company, na ginagawa ko siyang part-time, pero ang result ko, no? Pang full-time. Kaya yung mga tao, naniniwala sa akin. Now, paano naman po ako na-involve dito sa
sa Kayani. Meron pa ho pong in-between na istorya. Okay pa po ba kayo niya? Yes! Okay pa ho ba kayo makinig? Yes! Hindi po ba kayo nababagot? Yes! Hindi kayo nabobore? Yes! Okay lang? Yes! Okay. So alam niyo po, ako yung tao na galing sa ibaba na umakyat sa taas. Believe it or not, hindi po ako nagyayabang. Na-experience ko po kumita dati ng 1 million. Hindi po a month. 1 million a day. Now, kaya lang po, yung tao na katulad ko, na galing sa ibaba, na nagkaroon ng pera, nagbabago po rin ang buhay. Nagbabago rin po ang lifestyle. Naniniwala po kayo doon? Nung ako po ay nandun na sa taas, no? Nagbago po ang lifestyle ko. Hindi ko po ikinakahiya na i-share sa inyo na nung araw, lahat ng bisyo na sa akin, nung ako po ay umakyat sa taas. Nang dating wala po akong bisyo. Ordinaryong kapitan ng sundalo, no, na ang gusto lang magsilbi sa bayan, magsilbi sa pamilya. Pero nung nagkaroon na ako ng pera, ang nangyari po sa akin, lahat ng bisyo na sa akin. Name it and I have it. Ano yun? Alak? Sugal? Babae? Lalaki? Hindi pa naman. No? So, hindi ko lang po siguro na try drugs. So, ano po nangyari? Nung panahon po na yun, no, nakalimot po ako sa itaas. That was 2007 nang simula akong unti-unti bumagsak. 2007, no? Then 2008, 2009, dire-diretso 2010. Nung ako po ay nakalimot sa itaas, no? Ibinagsak po ako nang nasa itaas. Ang lesson po na natutunan ko doon, no? Tayo pa lang napapaakyat at nandiyan na sa itaas. Ang huwag na huwag niyo pong kakalimutan yung nasa itaas. Dahil pag nakalimutan niyo yung sa itaas, sisiguraduhin ko sa inyo, ibabagsak po kayo para maalala niyo ulit yung nasa itaas. December 10, 2011. My wife, Cookie, gave birth doon sa bunso namin. No? Imagine, of all the money na meron ako dati, of all the luxury car na meron ako dati, of all the lifestyle na meron ako dati, would you believe, nang anak siya, hindi ko mailabas ng ospital, wala po akong pambayad sa panganganak niya. Cesarean siya, nag-50-50 po siya sa ospital. Umiiyak po ako noon kasi lahat ng mga tao na tinulungan ko, na alam kong natulungan ko, nilapitan ko sila, tinalikuran po nila ako lahat. So, ang ginawa ko noon, para masulit ko po yung problema ng pambayad ng bill sa hospital, ibinenta ko po yung kotse ng wife ko. And humingi po ako ng tulong sa mga kapatid ko. Hiningan ko po sila ng tigpa 5,000 each, pati mga auntie ko, lahat sila. Kasi that time, ang problema ko na noon, kakainin namin. Then yung isa kong anak, tumigil po siya ng pag-aaral. Because I cannot afford to send him to school anymore. Ganun na po kami kadang. Yung wife ko po, masyado siyang malapit kay God. No? I'm a Catholic. No? She's a Christian. So unti-unti niya akong inakay sa Panginoon. No? Dinala niya ako sa CCF. Unti-unti, doon nakilala si Lord. No? Nagbalik loob po ako sa kanya. E nag-deal po kaming dalawa. Sabi ko, Lord, just give me another chance. Kahit na gano'ng kahirap, itataya ko ang buhay ko para sa pamilya ko. I-guide mo lang po ako. So, lahat po ng bisyo ko, kinalimutan ko po lahat. Alak, sugal, babae. And pag ikaw sincero sa ginagawa mo, si Lord hindi maramot. Imagine, in a very short period of time, sino ang maniniwala na kami po bagsak na bagsak? Maraming challenges na dinaanan. Ngayon, eto na po kami. So sa mga taong nandito po ngayon, na nawawalan na ng pag-asa, tandaan nyo lang palagi ang karamihan sinasabi natin, kung malaki ang problema natin, merong mas malaki tayong Diyos na huwag nating kalilimutan.